Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po ng Huwebes sa ating lahat. At ngayon dahil Huwebes na naman, ngayon po ay nandito na naman po tayong muli. So bago tayo mag-start ay hintay-hintayin po lamang natin ang iba nating mga viewers, ang iba pa po nating mga kasama para naman po mabigyan natin sila ng idea, lalo na kung sila ay naniniwala sa mga ganitong pampaswerte. Hello po kay Ma'am Mary Ellen Pasion. Magandang hapon po sa inyo. Kay Ma'am Emily Clareto Aguilam, kay Ma'am Mary Jean Odecta Fatal. Good afternoon din po sa inyo, Ma'am. Hello po sa ating 31 viewers. Magandang hapon po sa ating lahat. So guys, please like, pa-heart po tayo, and pa-share po tayo ng ating live para po tayo ay makapagbigay naman sa idea ng iba. Miss you din po ate ko. Miss you din po ate Rose. Ingat ka lagi dyan ate. So ayan, hello po kay Ma'am Larine Alma Nobles. So ayan, magandang gabi po sa inyo. Kay Ma'am Yu Vering, good evening po. Good afternoon, nasanay na sa evening. Good afternoon po sa inyo. Kay Ma'am Danriel G, hello po ma'am. Mayong hapon po diha sa Dubai. Kay Ma'am Danriel G. So ayan. So hello po sa ating 45 viewers. Magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon guys, hi kay Ma'am Marisa Santos. Good afternoon po dyan sa South Korea. Ingat kayo palagi. Hello po sa aking sister na si Sister Glyza na lagi akong dinadalhan ng pagkain. Thank you so much. Ang dami ko ng utang. Hindi lang utang. Hello po kay Ma'am Marizel Ilacion Balino. Kay Ma'am Marina Alanis. Blessed Thursday din po sa inyo and God bless. Kay Ma'am Lourdes Katangke. Kay Ma'am Malin, kay Ma'am Mary Jean Odecta Fatal, kay Ma'am Maricel Ilacion Balino, kay Ma'am Rosie Maruyama, kay Ma'am Mela Balagot, at kay Ma'am Emma Arcangeles. So ayan, good afternoon po sa ating lahat. So ngayon guys, ang ating ibabahagi ngayon ay kung paano ba tayo makakaakit ng customer. Kung ano man ang may mga negosyo kayo, kung mayroon man kayong mga tindahan o anumang negosyo ang mayroon kayo, ay ito po ngayon ang ating ibabahagi. Marami na po tayong naibabahagi dito sa ating mga pampaswerte na talaga namang nag-click. Ngunit may iba-ibang paraan po na maaari nating subukan. If ever man na yung pampaswerte na yan ay hindi gumana sa'yo, so mayroon pa po tayong mga ibang maaari nating subukang pampaswerte. Ngunit muli, ito po'y ating sinasabi. Lagi nating pinapaalala guys na wala hong nagpipilit dito na kayo ay maniwala. Wala hong nagpipilit dito na panoorin nyo ang mga video na ating ibinabahagi, lalo na kung kayo, kung yung iba ay hindi naniniwala, dahil ito po ay para po lamang sa mga taong naniniwala, lalo na sa panahon ngayon. Since na nagsimula itong pandemya ay napakarami na po talagang nangaluging mga negosyo, kahit mga maliliit na tindahan ay talagang natuluyan ng palugi. Kaya naman may mga paraan tayong maaari nating gawin upang ang ating mga negosyo ay ating makaakit ng mga customer. So ito po, muli ito po ay para po lamang sa mga naniniwala. Hello po kay Ma'am Josephine Real, kay Ma'am Maricel Hiramos, kay Ma'am Alma Butik Balben, kay Ma'am Lita Balot Malvar, kay Ma'am Marina Alanis, kay Ma'am Antoinette Uyangoren, kay Ma'am Mela Balagot, at kay Ma'am Marie Victrine Yanis. Okay, good afternoon po and shout out po sa inyo dyan, ma'am. You're very, very welcome po, Ma'am Anna Jean Rayo Reyes. Okay, ma'am. Okay lang po, ma'am Danriel. Okay lang po yan, ma'am. So, ayan. Kasi minsan naman talaga, hindi natin maiwasan na tayo ay maging abala. So, guys, ito po nga ngayon nating ibabahagi. Kung halimbawa kayo ay may mga negosyo or anumang negosyo ang mayroon kayo, ay ito po ang maaari nating gawin. So, handa na po ba tayong makinig? Handa na po tayong makinig at ngayon po ay atin na pong umpisahan. Hello po kay Ma'am Imelda Lumaban Bardahi at kay Ma'am Maritel Somblero. Ayan, si Ma'am Imelda, siya daw ay may sari-sari store. So, ayan. So, ito guys, ang gagawin natin bago tayo magbukas.
Bago tayo magbukas ng ating mga negosyo, gaya ng tindahan, or anumang negosyo ang mayroon ka, mayroon kang shop, mayroon kang tindahan, mayroon kang salon, or anumang negosyo ang mayroon ka, ay ito po muna ang una nating gagawin. So sa umaga, syempre magbubukas na tayo ng ating mga negosyo. Ang unang-una po natin gagawin, tayo po ay kumuha po kayo ng maliit lamang na tea candle. Tea candle or pwede yung pinakamanipis na kandila. Kulay green or kulay violet. Sumakinig po. Kulay violet na kandila or kaya naman po ay kulay green. Okay? Ma'am, wala po kaming violet, wala din po kaming green. Pwede po bang white? Hindi po. Dahil ito po ay atin, tayo ay umaakit ng customer. Tayo ay naghahatak ng customer, kaya ang dapat po natin gamitin dito ay kulay green or kulay violet po lamang. So hindi po maaaring white, hindi maaaring orange, hindi maaaring red. So ayan, either green or violet. Yun po ang maaari nating gamitin. Okay, so anong po ba natin itong oras sisindihan? Sisindihan po natin ito sa ating mga pintuan ng ating sari-sari store bago natin bubuksan. So bago po bubuksan, magsindi ka muna ng kandila na kulay green or kulay violet. And then syempre, habang tayo ay nagsindi ng kandila na yon, ay tayo ay magdasal. So magdasal tayo. Humiling tayo sa ating Panginoon or magpasalamat tayo sa isa na namang panibagong umaga na kanyang ipinagkaloob sa atin. Lagi tayong magpasalamat sa mga bagong panibagong umaga, panibagong biyaya na naman ang ating natatanggap. So ngayon, after po na natunaw na yung kandila, naupos na yung kandila, kailangan po maupos po talaga yung kandila, guys. Kaya gagamit lamang po tayo ng maliit na kandila. Mas mainaw para po madaling matunaw ay gumamit tayo ng tea candle. Saan po ba nakakabili ng iba't ibang kulay ng kandila? Usually po nakakabili tayo dyan sa mga labas ng simbahan. Nandyan po ang iba't ibang kulay ng kandila na ating mabibili. So ayan, pag natunaw na po ang ating mga kandila, pag natunaw na, papasok na tayo sa ating mga establishment or sa ating lugar ng ating mga negosyo. Ngayon, pagpasok po ninyo sa lugar ng inyong mga negosyo, ay kumuha tayo ng lalagyan. Anong lalagyan? Like tabo, kasirula, or kahit balde, palanggana. Kumuha tayo at lagyan natin ito ng tubig. Gaano po karaming tubig? Kahit mga tatlong tabo or dalawang tabo, and then lalagyan natin ito ng isang kurot na iodized salt. So ayan, dalawang tabo or tatlong tabo, and then lalagyan natin ito ng isang kurot na iodized salt. Ngayon po, sorry guys, hindi iodized salt, truck salt, sorry po. Huwag tayong gumamit ng iodized salt, truck salt, sorry po. Lalagyan natin ng isang kurot ng rock salt. Ngayon po ay halu-haluin mo itong maigi. Halu-haluin mo ang tubig na maigi at tiyakin mo na wala na ang asin, na buo-buo ang asin. Kailangan po ay mahalong mabuti ang ating asin doon sa tubig na inyong pinaghahaluan. Ngayon, pagkatapos pa, natunaw na, bitbitin ninyo ang tubig na iyon palabas sa inyong mga tahana, palabas sa inyong mga tindahan or sa inyong mga negosyo. Pagkatapos po, ay idilig ninyo ang tubig na yan or wisik, kahit wisik-wisik lamang po sa labas. At sa mga mag-start po kayo ay sa kaliwang bahagi. So ayan guys, sa kaliwang bahagi po tayo mag-start. Ididilig po natin yan. And then after po natin magdilig sa kaliwang bahagi ay sa kanang bahagi naman. And then sa loob po ng ating mga sari-sari store ay magwisik-wisik din po kayo noong tubig na yon. Hindi po na kailangang idilig. Pag nasa loob na po tayo ng ating mga store, ay atin na lamang pong wisik-wisikan ang bawat palibot ng ating mga establishment. Hindi na po kailangan ng dilig, basta wisik-wisikan lamang po natin noon ng tubig na may asin. Ngayon po, pagkatapos po noon, ano pa pong maaari natin gawin? Maaari tayong kumuha ng shot glass or anuman, kahit yung maliliit na garapon po lamang, kahit po
Kahit po hindi babasagin, kahit plastic, at maglagay po tayo ng tig-isang kutsara ng asin at ilagay po ninyo yan sa bawat sulok ng inyong tindahan. Ngunit, tiyakin po ninyo na sa bawat isa ay yung isa pong, halimbawa ito yung inyong garapon, kailangan po ay mailagay tayo dito na bawang, isang butil ng bawang. Kasi po hindi rin po maganda ang paglalagay ng asin sa bawat sulok ng puro asin po lamang. Kasi instead na tayo ay nakakahatak ng positivity, ay nakakahatak po tayo ng negativity. Kaya kailangan po maglagay tayo ng isang butil ng bawang or kaya naman po ay isang dahon ng laurel doon sa mga garapon na yon. Ngayon, ano pa ang pinakalas na ating maaari nating gawin? Ano ang pinakalas na maaari nating gawin? Kumuha ka ng 3 pirasong dahon ng laurel. 3 pirasong dahon ng laurel at kulay green or kaya kulay na red na ball pen. So ayan guys, red na ball pen or kaya naman ay kulay green. Bawat isang dahon ng laurel, ay isulat mo doon ang iyong kahilingan. Isulat mo doon ang iyong kahilingan sa bawat isang dahon ng laurel. Pagkatapos mo po itong naisulat ang iyong mga kahilingan, ay ilagay mo ito sa takip ng inyong cash register. So halimbawa, ito ang ating cash register. Dito natin ilalagay ang takip. Kung anumang lagayan ng kita ang mayroon kayo, ay ididikit mo dyan gamit po ang scotch tape. So ilalagay mo po dyan, ididikit mo po yung dahon ng laurel kung saan mo isinusulat ang iyong mga kahilingan at ididikit mo dito ng scotch tape. So ayan po lamang ang ating gagawin. Andin itatakip na po natin iyan sa ating mga cash register. Muli po, lagi nating pinapaalala. Lagi po nating pinapaalala lahat po ng ating ibinabahagi dito ay para po lamang sa may mga positibong paniniwala. Hindi po dito pwede sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganito. So ayan. Kung ikaw ay naniniwala sa mga ganito guys, kanina po lamang ay mayroon na naman tayong 3 natulungan. Mayroon na naman tayong 3 natulungan, hindi lang sa pampaswerte, kundi ganun din po sa mga ritual na ating ibinabahagi, dito. Yung iba siguro, sinewogoro kasi yung iba may mga pilosopo dito, lahat po ng ating ibinabahagi dito ay wala po tayong hinihiling na anumang kapalit. Marami po sa atin ang nagmi-message sa aking messenger. Napakaraming mga nagmi-message sa aking messenger. Niwala po akong hinihingi ng anumang kapalit. Basta po matugunan ko. Kung if ever man na medyo matagal ako makatugon sa inyong mga katanungan, ngunit ginagawa ko naman po ang lahat ng paraan upang tayo po, ako po ay makasagot sa inyong mga katanungan. So, ayan po, ito pong ating servisyo dito ay libre po. So, wala po tayong hinihiling na kabayaran. Sino kaya to? Titingnan ko nga to si, parang tanga... okay. Ano pala yan? Parang may sayad pala ito. So, hayaan na natin siya. May sarili pala yung mundo. Hello po. Okay lang po yun ma'am, kahit po ikaw ay may kahira. Basta po doon sa cash register nyo ma'am, ay doon po ninyo idikit yung 3 dahon ng laurel. Wala pong problema kahit po may mga kahira tayo. Kahit po may mga kahira tayo, basta idikit po natin, basta ikaw naman po ang gumawa. So idikit mo po lamang iyon doon. Besto pa ma'am, pag magsulat po kayo ng inyong kahilingan, ang gagamitin po lamang na ball pen ay either po red or kaya naman po ay green. Ayan po, kay Ma'am Arlene Pilaon. I know, kay Ma'am Zinyang. You're very welcome po, Ma'am Morena Alanes. You're very, very welcome. Hello po kay Ma'am Monette Baria Perniceta. Yes po, Ma'am. Yes, hayaan po lamang natin sila. Actually, malaki po ang tulong nila kasi syempre sa...